Isipin mo ang isang lawa tulad ng mga nature documentary. Ang mga isda, palakat, mga insekto ay nasa bawat sulok. Ang mga reptile, ibon at mammals ay nakikisama at umaasa rin sa lawang ito. Tapos biglang mawawala yung isang klase ng insekto. Ano sa tingin mo ang mangyayari? Well, magkakaroon ng chaos. Pag nawala kasi ang isang kulisa, parang domino effect. Yung mga insekto, mga isda at palaka na dating kumakain ng kulisap na yun, kailangan nilang humanap ng ibang merienda kung malalagay sila sa alanganin. At hindi lang doon nagtatapos. Yung mga hayop naman na nasa taas ng food chain, pagtatanong, "Teka, nasa na nga ba yung dinner ko?" Di ba parang domino effect talaga? Isipin mo na lang na nangyari ito sa buong mundo sa iba't ibang parte ng food chain. Nakakatakot, di ba? Sabi nga ni Richard Leakey at Roger Lewin, ang author ng The Sixth Extinction, baka mawala ang kalahati ng mga species ng Earth by 2100. At pwede pa rin itong mangyari kahit baguhin natin ang ating mga ginagawa ngayon. Maari pa rin ma-wipe out ang mga munting populasyon ng mga organismo at iba pang nilalang dahil sa mga sakuna o sakit. Pero kung tuloy-tuloy lang natin nasisirain yung mga rainforest ng parang walang bukas, aba, syempre mas grabe pa ang mangyayari. Kaya kapag nakakita ka ulit ng maliliit na insekto na parang walang kwenta, alalahanin mo na kahit ang maliliit na nilalang ay may malaking parte sa mundo natin. Syempre, ayaw naman natin ang insect-sized apocalypse na sa atin magsisimula, di ba?